lang sa pagdinig ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang petisyon ng isang transport group na ibalik sa 850 ang minimum na pasahe sa G. Ang isang mambabatas na dumalo sa pagdinig, maring tinutulan ang fare hike. Gate niya, bakit itataas na ang pasahe gayong mababa pa rin kung tutuusin ang presyo ng diesel? Mula sa Quezon City, may ulat on the spot si Steve Basica. Steve! Rafi, Connie, katatapos nga lamang pagdinig na isinagawa dito naman sa LTFRB kaugnay sa petisyon ng transport group na akto para bawiin yung pisong inirollback sa pamasahe nitong December 2014. Ayon kay Efren De Luna ay yung magkakasunod na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo ang kanilang pangunahing dahilan sa pagbawi o dun sa kanilang petisyon na pagbawi dito sa provisional rollback na ipinatupad noong Disyembre. Pinakahuli rito yung 15 centavos na itinaas sa presyo naman ngayong araw. Hindi naman daw sila humingi ng dagdag. Binabawi lamang daw nila yung dapat ay para sa kanila. Mariin naman itong tinutulan ni Negros Occidental Representative Manuel Iway. Dalawang dahilan ang ipinunto niya. Una, 45 pesos sa kada litro ng diesel sa Visayas at Mindanao, pero hindi naman daw umaangal ang mga tsuperoon. Kung tutusin, nasa 10 to 15% daw na mas mataas sa Metro Manila ang presyohan doon. Wala namang konkretong basehan o formula sa pag-compute, maliban na lamang daw sa historical data. Ipinakita ni Congressman Iway yung historical data at noong 2006, 7 pesos lamang daw ang pasahe dahil 31 pesos and 90 centavos lamang ang kada litro ng diesel noon. Ayon kay Representative Iway, pag pumalo na sa 52 pesos per liter ng diesel, saka pa lamang daw dapat ibalik sa 850 ang pasahe gaya noong taong 2008. Kakampi ni Iway yung National Center for Commuter Safety and Protection sa usaping ito. Pinaalala ni NCCP President Elvira Medina na hindi lang daw negosyo ang transport kundi dapat serbisyo rin. Balik pa nga ni Medina sa mga jeepney operators, isa raw sa nakadadagdag sa konsumo ng diesel ay yung ill-maintained na mga makina ng mga jeepney at yung mga pudpud na gulong na madalang daw palitan ng mga operator. Hindi raw natutupad ng mga jeepney yung tinatawag na Certificate of Public Convenience dahil hindi naman daw nararanasan ng mga pasahero yung convenience. Bibigyan naman ng LTFRB ng 8 araw o hanggang May 27 yung grupong akto o yung grupo ni na EY at ng NCCP para sagutin yung petisyon ng grupong akto at mula roon ay saka pa lamang daw magdidesisyon itong LTFRB kaugnay sa naturang usapin. Yan muna ang latest mula pa rin dito sa tanggapan ng LTFRB. Balik sa inyo, Rafi Con. Steve, ano ba talaga yung isinasite kasi ng mga operators na dahilan kung ba't nila itataas kung gayong hindi pa naman pumapalo sa 40 peso level yung krudo, Steve? Ang kinakatwiran kanina ni Efren De Luna, Rafi, ay yung pagtaas, yung limang magkasunod na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. At ang isa sa mga sinasabi niyang basehan ay yung binanggit daw ni Energy Secretary Jericho Petilla na posibleng magtuloy-tuloy ito hanggang sa Setyembre. At ang sinasabi naman niya sa atin, hindi naman daw sila humihingi ng dagdag pasahe. Gusto lamang daw niyang bawiin kung ano man yung nasa kanila. Isa pa sa pinupunto niya, Rafi, ay nung magpatupad daw ng provisional rollback sa pasahe, imbes na 50 centavos lang ang ibigay dahil yun lamang daw ang ipinetisyon nitong grupo ni Congressman Iway, piso ang ibinigay ng LTFRB. Kaya hindi raw ito katanggap-tanggap para sa kanila, kaya nararapat na rin daw na bawiin nila ito sa lalong madaling panahon, Rafi. At Steve, meron bang kasagutan yung mga transport group at mga operators dun sa binabanggit na isa sa mga dahilan kung ba't tumataas yung gastusin nila, yung ill-maintained na mga jeepney? Nakikita naman natin ito sa kalsada, Steve. Pinasubalian niya ni Efren De Luna nung ating makausap siya kanina. Ang sabi niya sa atin kahit papaano ay namemaintain naman daw nila. Ang kaso nga lang, isa daw sa mga factor ay yung mahal na presyo ng mga spare parts. At ang binabanggit niya sa atin kanina, kung sakali raw na maibabalik sa 850, meron pa silang supposedly susunod na petisyon na hanggang 10 piso. Ginagawa naman daw nila ang lahat para mapanatiling ligtas yung pagsakay sa jeep. Yun nga lang, etsera naman daw talaga ito sa pinakamurang transportasyon sa ngayon. Kaya yun din yung naibibigay nilang serbisyo, Rafi. Okay, maraming salamat, Steve Dailisan.